Sa illustration na ito guys, makikita nyo na ang ating barko ay even keel. So kung even keel ang ating barko, walang problema ang pagkuha ng airdraft dahil automatic ay ang distance to highest point natin ay isubtract lamang natin yung ating draft. At yun na kaagad yung ating airdraft. Sa even keel, yung airdraft natin is equals height of highest point minus draft. Ganun lang kadali guys pag ang ating barko ay even keel. Ibig sabihin, pantay-pantay yung draft. Draft forward, draft midship, at draft aft ay magkapareho. Pero ang medyo complicated nitong pag-compute ng airdraft ay kung hindi pare-pareho ang ating draft. Mayroong trim ang ating barko. Kaya dito sa sunod na illustration guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-compute ng airdraft na mayroong trim ang barko. Ito guys, tingnan natin. So, ayan guys, pinakita ko na sa inyo ang pag-compute na ng airdraft na mayroong trim ang barko. So, medyo complicated siya ng konti. Kailangan lang natin malaman yung ating distance mura sa up perpendicular hanggang sa vertical ng ating highest point. Okay? Yung pinaka-last na edge ng ating highest point, yung vertical nyo noon pababa, yun ang distance from aft perpendicular to highest point. Okay guys, so yun ang kailangan natin malaman. Minsan nasa ship particular yan ng ating mga barko, or kung wala doon, nandyan yan sa ating ship construction characteristic. Okay guys, kailangan din natin malaman yung ating trim at saka yung ating length between perpendiculars at yung ating height of highest point, yung maximum na ang pinakataas ng barko natin guys na may fixed object na naka-erect, yun ang basis ng highest point, ang pinakataas ng kahit antena man yun or anong klaseng object yun yung nakatayo na nakadugtong pa doon sa ating itaas, kailangan included yun guys. Maximum highest point ng barko mula sa keel hanggang doon sa pinaka itaas. Okay guys, yun ang pag-compute. So unang-una nakita ninyo, kailangan natin kunin ang trim. Pangalawa, kailangan natin kunin ang airdraft correction. Okay guys? So yung airdraft correction is trim times distance from aft perpendicular to highest point, vertical line of highest point. Yun yun ang distance from aft perpendicular. Divide length between perpendicular. Yung distance guys, mula sa
forward draft marks at sa aft draft marks sa may rudder, sa may gitna ng rudder banda. Yun ang aft perpendicular, at ang forward perpendicular ay doon banda sa may draft mark sa forward. So ang distance nun mula doon hanggang dito sa aft perpendiculars, nandyan yan guys sa ship particulars ng barko. Makikita natin ito lahat. So yun guys, ganyan ang pag-compute ng air draft kung mayroong trim ang barko. Bakit nga pala natin kailangang i-compute ang ating air draft guys? Kasi mayroong mga ports kagaya ng Amerika, yung mga rivers nila may mga bridge, at saka yung mga channel na mayroong mga bridge na nakakross. So ang bridge nila guys, mayroon yung height mula doon sa tubig, okay, sa ibabaw ng tubig. Kaya kailangan natin malaman ang ating air draft para alam na alam natin pag dumaan tayo doon na safe tayo, makakadaan tayo, hindi sasagi yung ating highest point doon sa bridge. Yun ang isang dahilan kung bakit pinocompute at kailangang malaman ang ating air draft guys. So sana mayroon na naman tayong natutunan ngayon sa ating episode na ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel guys, paki-like, subscribe, at paki-click ang notification bell para magiging updated kayo sa lahat ng aking mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong panonood.